Okay, magandang hapon po. Ngayon po ay March 12, 2023. 5 o'clock po ng hapon. So, sisilipin lang po natin yung ating greenhouse. No, yung mga tanim nating Olmetti lettuce. At itong ating punla. So, yung punla ko dito lang nilipat ko sa tabi ng bahay. Ito po ay 6 days na simula nung nagpunla tayo, no? Okay, ito pong itsura niya. Visible na po yung unang tulip niya. Yan. Visible na pa. Silipin natin yung roots. Sisilipin din pala natin yung ano ha, yung mga tanim natin sa greenhouse, pati yung mga ugat nila. Okay. So, ito, 6 days. Progress niya, lumaki na yung kutili doon, medyo lumapad, tapos meron na siyang visible na yung first tulip niya. Okay, so sa ano naman tayo, dito tayo sa greenhouse. So unahin natin itong maliliit. Ito po ay 10 days after sowing, 10 days after transplant po, no? So yan po siya, yan, nakita nyo ito, kamay ko. Ayan siya. So, styro cup po itong tinaniman ko na ito. Meron din sa, dito sa likuran, mga net cup yan. Okay. I-check natin yung roots. Master blend po yung aking gamit na nutsol ha. Ayan. Ito ang roots ng 10 days na simula nung transplant natin. Ang healthy po. Yan. Balik na natin. So, magaganda ang ating mga tanim. 10 days. Ayan. Sa styro cup din yan. Itas nga natin. Dito sa malapit. Kinat ko kasi yung tip ng styro cup para mix eh. Ayun, nabawas na yung 8 ounce to eh. Tapos hinati ko yung gitna, pinagpatong ko para lumiit yung cup. No, so ang gamit ko po kasi dito ay mga foam. Okay, ito yung ating 10 days simula ng transplant. Ito naman pong nakikita nyo dito, medyo malalaki na. Ito po ay 19 days simula nung na transplant natin. So, ayan. Ang gaganda po. 19 days. Ang laki. So, malalaki po yung lettuce natin ngayon. Dahil nga, binago natin yung pagpuy ng pagpunla natin, no? So, nag-earlier ako na paglalagay ng nutsol. Okay, so ilalagay ko na lang sa description kasi may daily documentation ako sa seedlings natin eh. So ilalagay ko yung link kung paano ko ginagawa yung pag-aalaga sa seedling. Ongoing po yon, ongoing po yung pag-document ko dun sa ating mga seedlings, no? So ilalagay ko sa description. So ito po ang ilalagay ko sa description yung playlist ko po para sa seedlings natin. So ito yung ating 14 days. 19 days pala after transplant. Yan. Yung nakikita niyo sa likuran kasabay noong 10 days. So itong malalaki 14 days. 19 days. 14 ako ng 14. 19 days. Ayan. Ganda. Tapos, kung ilang tanim sa isang grow box, 14 lang to ha. 14. Ito yan. 14 holes. Okay. Ito yan, mga 19 days after transplant. So, i-check po natin ang roots. Right. Yay. Ayan o. Ang healthy ng roots.
Laging ganyan yung roots ng mga tanim ko eh. Kita nyo. Ayan. So, kapag yung nasol nyo, alikabok yung mga batik-batik na yan na itim. Alikabok po kasi ngayon. Check nyo lagi yung mga grow box nyo kasi baka maigahan. No? Especially kapag mabilis lumaki yung mga tanim nyo, mabilis din maubos yung mga nutsoil natin. So, baka kailangan i-refill. Okay, so yan, roots. Tadaan! Roots ng 19 days. Ang puputi. At ang gaganda. Okay. So, hindi pa ako naka-experience na nabulukan ng ugat eh. So, salamat naman. Wala akong ganong mga problema. Okay, yan po, no? So, ang atin po dito na natsol na ginagamit or nutrient solution ay master blend na tomato formula, no? Then, yung tubig ko, rainwater. Then, net shade ko, 65%. Pero, naglalagay lang ako ng net shade kapag sobrang init. Minsan, kapag sobrang init, minsan tanghali, yan, 11 or 11:30. Isang oras lang ako naglalagay ng net shade. Yan. Then, yung taas ng aking greenhouse ay 10 feet. Para lang may idea kayo. Kasi maganda mataas yung greenhouse para sa hindi sobrang init. No, kapag mababa kasi masyado nang madikit sa UV plastic natin. Tsaka mas mainit kasi maliit siya. O pag mas malaki, mas marami, mas madali yung pag-flow ng hangin. Okay. Then, naka-open lang maghapon itong ano, itong isang side ng greenhouse ko. Then, initriclop ko lang. Naka-open lang yan kasi kapag sinara ko, kulob. Ayokong kulob sila. So, hindi naman po, wala naman itong mga uod. No, so, bantay-bantayan lang na huwag pasukin ng paru-paro. Kasi pag pinapasok yung paru-paro yan, pinatagal nyo yan. Baka dyan yan mag dala ng uod. Yung nangingitlog sila yetes, yun yung nagkukos ng pagkakaroon ng uod sa ating mga tanim. Na. So, pinakain nila yung lettuce. Anyway, sana po may nakukuha kayo, may natutunan kayo sa ating pagtatanim. And, kung gusto nyo na mas malaki yung tanim nyo, subaybayan nyo po yung sa seedlings ko. Kasi po, pag maganda po yung seedlings natin, malalaki yung seedlings, pag ilipat niyan sa pag-transplant niyan sa grow box, eh mag-expect po talaga kayo na malaki din yung mga tanim po ninyo, no. Tinalamunan ko. So, yan lang po. And pag hindi pa po kayo naka-subscribe, pa-subscribe naman po sa ating channel. And meron po tayong FB page, Hydroponics with Hazel. TikTok po meron din, Hydroponics with Hazel. Thank you po and God bless.